Pilipino na nakakausap tungkol sa mga problema natin. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Hello, ako po si Brillante Mendoza. Para sa mga kababayan natin na sa Japan, panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Pwede kayong magtanong sa kanya tungkol sa inyong mga problema, sa mga issues, kahit na ano pa. Pwede niya kayong i-advise kasi matagal na at marami siyang mga experiences, no, bilang Pilipina na ninirahan sa Japan for the longest time. So maraming salamat po. Ito po si Jacqueline Jose. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga Pilipino sa Japan o iba mang bansa na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Nakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay at bibigyan niya kayo ng sapat na kaalaman at oras para mapagbigyan ang inyong mga pangangailangan para maresolba ang inyong mga problema. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at dagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludutas kapag nag-usap tayo. Ay, nako, hindi kami super late. Oh, super late kami. Thank you. Hi, Mr. Dennis! Nako. Anyway, maski late kami, andito pa rin kami para sa inyo. Maski, ang ginaw, Neil? Popo! Samoy, no? Samoy. Unto samoy. Alam mo, magpapasko. Magpapasko na, Mie Chang. Any Christmas date? Christmas date. May date ka? Mama to. Mama to, Papa. Kuya? Opo. Maganda yan. Kasi you're looking for a good future at the age of 18. Walang date? Walang Christmas Eve date, ha? Sugoy. Opo. Anyway, greet na tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumbawa. At syempre, magpapasalamat tayo sa beautiful music na galing composed by Mr. Benny Saturno at kinanta ni Miss Radin Rojas. Yes! Yay! Thank you so much po. Alam niyo, pag nagpapasko ngayon, ang mga skin natin nagdadry, ano? Opo. Kaya dapat talaga sabi nga ni Miss Icy, mag-ano ka, moisturizer, lahat. Mm-hmm. Kaya pag nagdry siya, nangangati siya and nagiging sugat. Kaya ako nga ito, nangati yan eh. Kinamot ko, ayun, nagalusan tuloy ako. So, kaya nga eh. Di bale, babalik din ang tag-init naman para bumalik ulit ang balat natin na yung sanay baga. Hindi tayo sanay masyado sa lamig eh. Ana, nagpunta ako ng ano, ng Yamanashi nung isang gabi. Mm. Oh, nemure na. Nemure na yung paketita. Samoy. Samoy da. Laki kasi bahay. Mm. Di ba tulog? Malaking tulugan. So, maski mag-heater ka, bago dumating sa'yo, hintayin mo pa 10 oras. No. At least mga 2 oras, 1 oras. Dahil nga ang laki ng kwarto. Kaya naku, Diyos ko, sabi sa'yo. Tapos ang ginawa ko, ano, skatero? Yung sa bed na heater? Hindi po, bawal sa akin. Ay, bawal sa'yo. Bakit? Mama ka. Sa bagay, hindi maganda yun eh. Maganda. Pero sa una, kasi sa sobrang lamig sa Yamanashi na pinag-istayan po namin,
ang ginawa ng husband ko is naglagay siya ng heater na blanket. So pagpasok ko, mainit-init siya pero hindi ganun kainit. Para talagang mga tugmatug kahit, kuway mo, samoy mo, kuway samoy. Kuway samoy mo, dati. Pag alimbawang ano, di ba yan, the show? Yada, samoy na, nerenay. Doon na ni Mofa ga ate mo, samoy. Ichi bang samoy ga, doko, miyecha itano? Gunma. Gunma, samoy no? Yama no ue, natsu demo samoy, kuga. Sabagay, ano? Naku, sabi ko nga, itsu madake samu sa? 2月, 3月? 4月の最初。そうだね。Pero 一番寒いどこ？何月？ 1月、2月。Yes. Yung January and February, kaya yung mga bago, atarasik sa sto, siguraduhin nyo po talagang ano, at takay kakusina ito, ne? Oo nga. Nag-aalala nga ako. Tsaka ano, ang hirap pa pag malamig, pag malusog ka, makapalan suot mo, lalo ka nagmukhang mataba. So, diba? Hindi ka pares ng natsu, ng tag-init, magsando ka, ay hindi, magsando, mag-t-shirt ka, isa lang ang panloob mo, okay na. Pagtaglamig po, ang dami mong isusuot. May tiyang ikutsu? 3 to kayo, may. Sa katawan niya po, 3 or 4 na piraso. Kasi sobrang lamig. Ano yun, naka-tights ka? Tights, opo. Tapos, pantalon. Pantalon? Opo. Pangitaas mo? Nakano, camisole. Camisole, tapos close. Hitotek. Seta. Ah, yung hitek na, yung malambot, ano? Yung nagpipitsa balat. So, oo nga, oh. Diyos ko, Diyos ko. Sabi ko nga, ano ba yan? Lalo ata akong tumataba rito. Kasi hindi naman ako mataba, sa totoo lang. Ay, joke. Ay, nako. Anyway, yan lamig eh. Lilipas din yan. Hindi naman yan forever. Babalik pa rin naman ang tag-init. At bago ang lahat, syempre, magpapasalamat tayo sa mga susuporta sa Ate Mia Chang, si Ate Jacqueline mo. Thank you po. Salamat diba? Po. Si Direk Dante Brillante. At syempre, ang artista na last time nakasama po natin, nakakwenta, nakausap, at nagsishare po siya sa Mag-usap Tayo Now, si Miss Judy Ann Santos. Thank you so much po sa inyong tatlo. Talaga naman, very, very thank you. Kaya nga po, eto, ewan ko, ayan, sinisipon ata ako. Baka may makita pa sa camera. Napabas-labas ka kayo, hindi ako bata. Nagbabata-bataan lang. At yun po ang ating mga pasasalamat sa mga nagsusuporta sa atin. At syempre, si Mr. Dennis Dado. Andiyan na po ba kayo? Naku, hindi ko na kayo na-text. Andiyan na si Mr. Dennis? Oh, thank you, Mr. Dennis. Thank you po. Oh, Cheryl, thank you for sharing the video. Thank you. Sige, mag-open ako. Ayan, hindi ko kasi nabuksan kanina. Bubuksan ko ngayon. Teka muna. Teka muna. Ayan pala, meron ka na. Opa. Kasi gusto po namin pasalamatan ang lahat ng mga nanunood hanggat makakaya namin at masasabi natin, no? Kasi basta umabot po sa oras, walang problema. Ayan, andiyan ka na. Ayan. Yan po ang aming tonight na balibalita ng ginaw, ginaw, ginaw. Sobrang ginaw. Eh, Mie-chan, pag nagsishampoo ka, ilang beses ka mag-shampoo sa isang ano? Araw-araw ka ba nagsishampoo? Hindi po. Ay, bakit? Kasi yun, nandaki, hada. Oo. Amari yoku naite. Ayan ang beauty tips. Ibig sabihin, bawal? Kami no ke mo abura ga nakunatchai sugite. Oh. 今日洗ったら明日は洗わない。Oh, every other day. Opo. So, ibig sabihin, pag tag-init? Ah,毎日. Ah, siyempre naman. Pag taglamig po kasi kahit papano, di ba? Huwag ka lang pumunta sa yakiniku. Opo. Pag nag-yakiniku ka, yung barbecue po ng Japan, kakain ka. Ng yakiniku, ay naku, maski ka sa shampoo mo lang. Pag uwi mo talagang, ay! Para bang gusto mo na maglagay ng sauce sa ulo mo. At kumain na naman ng yakinik. So,
Di ba? Kasi naamoy mo pa niya kiniko parang... Maglagay ka sauce. Sauce. Ilagay na sauce. Di ba? Uy, alam mo, Mie Chang, meron ako ngayong ano, bagong salitang Tagalog. Tinuruan ko isang Hapon. Ano po yun? Bad nga ako eh. Very bad nga yung tinuro ko. Ba't ko ba tinuro yun? Pero anyway, kasi he's a family. He's one of our family naman. Kaya parang nagjo-joke-joke ko po kami. Joke lang ito. Kung tatawa kayo, maiinis kayo. Pasensya na po, may mapag-usapan lang. Ganun ba yun? Anyway po, kasi ganyan po istorya. Di nandun ako sa sister ko kanina. In the morning. And then sabi nung, may kumatok? Kumatok? Talagang pure Tagalog. Alam niyo kung anong salita? Di kumatok. Talagang, tong-tong-tong. Tatag, bukas ang pinto eh. Bukas kasi yung pinto. Sabi niya, tao po. Sabi ko, sino yun? Pilipino? Hindi. Hapon yun. Sabi ko doon sa Hapon, ha? Galing mong Tagalog. Pumasok siya. Talagang, di ba tayong Pilipino? Sa Japan kasi, sumimasen, gomen kudasai, di ba? Pag kumakatok. Siya talaga, tao po. Di ba tayong gano'n? Oh. Sabi ko sa kanya, mali sinabi mo. Masama yun. Hindi pwedeng tao po. So, tinuruan ko siya. Turuan kita, gusto mo? Opo. Hindi tao po. Alam mo na gagawin ko. Ay, umusod tuloy yan. Dahil alam niyan. Alam mo nang nagbali-baliwan ako kanina. Alam mo, sabi ko sa kanya, ganito sabihin mo. Huwag tao po. Masama yan. Sabi niya, ay, ganun, gumenasay. Sabi nung Hapon. Ano daw dapat niya sabihin? Sabi ko, ano? Hayop po! Hayop. Joke ko yan! Talagang, sabi niya gano'n, bakit ano ba yung ano tao po? Sabi ko, pag sinabi mong tao po, ibig sabihin masama yun. Ang ibig sabihin nun, masasamang tao ba kayo nandyan? Gano'n. Kaya ngayon, tinuruan ko siya, sabi ko sa kanya, pagkakatok ka kahit saan, sasabihin mo, hayop po. Okay, gagaya ha, ginoke ko lang naman yung Hapon. Pero tuturo ko pa rin naman yung totoo sa kanya. Bukas na lang, pag nagkita kami. Ewan ko magkikita kami. Kaya ngayon sabi niya nga, sige. Tapos sabi niya, sige, di pagkakatok pala ako. Pinasabi niya pa talaga kung paano sabihin. Sabi ko, ganito, pag kumatok, hayop po. Sabi niya, hapo. Hindi, hayop po. Anyway, that's a joke for today. Teka, Mie. Wala pa si beautiful lady natin. Sumagot daw si, si Kikay, ang ating little 13. Nasa school po kasi siya. Kasi, kumbaga sa galing siya sa Pilipinas, hindi siya marumag ni Honggo. Pinasok pa rin siya ng mama niya sa advanced lesson na para matutong mag ni Honggo. Ang ating isang beautiful lady na, lady na rin ba? O beautiful baby pa rin, 13 years old pa lang. Si Icy Ayashi. Nasa school pa po siya, advanced lesson ng ni Honggo. Kaya wala po siya. Kaya, depende po kung anong oras matatapos yung school niya. Kung hindi man po matapos, next week siguradong nandito kaya siya. Siyempre po, aral muna, di ba? The 13 years old pa lang naman. Mie Chang. Po. Dodata. Yokohama, minita dya. So, nandisyo. Kwento mo sa kanila, nanood tayo ng Miss Yok. Miss Universe. Kanagawa. No... June. Semi-final. Okay naman po sila. Sugoku. Ang galing. Okay. Ang finalist nasa 36. 36 po. Gambaro sila, mga punesa. Opo. Sa sexy, no? Sobrang sexy. Tapos yon haba na ashi tail. Oo. Tail. Koko mo hosoy si. Ato, sugoy. Aura ga chigau. Excited po kami manood, pero I'm sorry to say, pero iba pa rin pala ang beauty contest ng mga Pinay. Opo, iba talaga. Susunod, papakita po namin sa inyo ang beauty contest na
ginawa po nating event, ginawang event dito sa Japan na Mrs. Philippine Japan. Kung sino pa po nakakatanda about the Mrs. Philippine Japan, we will going to do it again. Tayo po ang namamahala sa na ng beauty contest na yon, and we were trying to put it up again. Kaya kung sino man po ang gustong mag-join, ngayon po pwede niyo nang i-apply yung pangalan for next year beauty contest. Wow. Mia Chang, ano yon sa mga misses? Ikaw di ba miss? So yung sa amin mga misses. Oo. For more information, di pa naman po masyadong ano yan, fixed. By next year po, i-announce namin yan ng mga February. Okay po, yun ang ating napansin between beauty contest ng Japan and beauty contest ng ating mga Pilipino. Kumbaga sa ano tayo po kasi, hindi man beauty queen, seductive tignan ang mga Pinay. Yan ang masasabi ko. Isa na rin po ako doon. Tsaka mama mo. So, yung po ang talaga naman. Iba, ang Pilipina, pag sinabi niyang beauty contest or anything na pupuntahan na date, talaga naman, andiyan yung talagang girl. Wow! Diba? Kasi ang mga Japanese, shy kayo. Nangka, very, shy. Ano kayo, penis. Ah, penis. Off the record! Ang ibig ko sabihin, penis. Pines po ang mga... Pines! Pines po! Oh, no! Sorry! Yun po, ang mga Japonesa po talagang Pines na Pines sila. Ang mga Pilipina, iba. Pag sinabing beauty contest, talaga naman, talagang iba ang dating, diba? Iba ang kembot. Iba ng ano. Kaya yun po ang nakita naming... First time kong nanood ng beauty contest dito sa Japan, ibang-iba po. No po. Pero at least talagang trying sila trying their best na talagang to be a beauty queen na talagang believe ako. Sugoy. Sugoy. Sugoy, Anthony. Yung po ang last week na pinagsamahan namin ni Mien at ng mama niya kung saan-saan, 'di ba? Tapos Mia, ikaw. Nag-exercise ka, di ba? Oh, exercise po. Yoga. Mama to isyon. Okay. Ngayon, Mie, may ipapakita tayo. Alam nyo, makikita nyo pa ngayon, ang isang Pilipina na grabe, 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 grabe. Alam nyo po ba, I can't believe it. Kasi last year po, isa ako sa naatasan na tumulong sa isang bodybuilder contest dito sa Saitama, Japan. And would you believe, may nag-join na isang kababayan natin, first time na Pilipina ng Saitama bodybuilder. And would you believe, hindi po siya 16 or ano, she's 50 years old. Ayan, nakikita niyo po, inuusod pa ni Kiyo kung sa kanan o sa kaliwa niya ilalagay yung picture. She's 50 years old and look at her body. Wow. Tita Sara. Di po ba? Kaya sabi ko nga, I was there on that time, sabi ko, sana ma-meet ko ulit siya after the event someday. And na-meet ko po siya the other day, mga 3 days, 4 days ago. More than that ata po. Grabe, 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 grabe. Talagang, maski ako, telling myself, kaya ko rin siguro yun. And I pray to God na ma-meet ko siya. And it happens na na-meet ko po siya. I was so thankful kasi nung na-meet ko siya, imbis na meron kaming pag-usapang iba, ang pinag-usapan namin, paano ka naging ganyan ka-sexy? Tignan nyo naman, tignan nyo po yung mga picture niya na, yan, wow. Pakita mo, Kiyo, palakihan mo yung picture niya pa. Tignan nyo naman po, diba? Kaya sabi ko, gigugol ko rin yan someday. 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 At sinabi niya po sa akin, for 1 month, nag-lose siya ng 10 kilos. Wow. Walang diet na pills or anything na ginamit siya. Lahat natural. Natural. And for 3 months, ang nasabi niya po sa atin na, wow, alam niyo po ba, 3 months, na-build niya ang katawan niyang yan. Sa morning, gumigising siya ng 4 o'clock, Mie Chang.
Yoji, 2 hours jogging. Diba? And now she's a friend of us. Diba? At inagree niya po na i-share ang kanyang photo. Look at her. Kayo po, kaya nyo rin yan. And someday, andito po siya sa atin, interviewin po natin para i-share niya sa inyo, sa ating lahat, dito sa Japan o sa ibang bansa man na kung kaya nila, kaya natin. Tuturo niya po sa atin ang walang kung ano-anong magic na iinumin, mabibuild niyo yung ganyang katawan at it doesn't matter kung anong edad ka. Kaya ako, very hot talagang nung na-meet ko siya. Anak, ba't nakaganyan naman yung buhok mo? Lagay mo sa sa loob. Huwag mo i-ganun. Nung na-meet ko siya, very excited ako. I'm so thankful. Miss Sarah Nakazawa, thank you so much. Alam mo, isa kang magandang halimbawa dito sa Japan. At hindi lang sa Japan, sa buong bansa ng mga kababayan natin. Bakit ka mo, Miechan? Doste. Pilipinjiwa. Tabete bakkari. Ayun. Sinabi niya na. Kain, wala training. Ano pa? Maintenance. Yun. Si Miss Sarah talagang in 3 months training talagang na-build niya yung ganyang katawan. And she was telling me kung anong ginawa niya, kung paano nangyari yon. And walang mga kung ano-anong gamot na diet pills na ginawa siya. Ang ganda-ganda, diba? Ano sa tingin nyo? Hi, Miss Ems. Sa tingin nyo, kaya nyo ba yan? Si Miss Sarah mag-share sa atin. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Si Miss Sarah ang magtuturo sa atin. Someday, sabi ko sa kanya, gawa siya libro eh. Na talaga kung paano niya na-build yung ganyang body niya. Di po ba? Thank you so much, Miss Sarah. And I will see you tomorrow. Magkikita kami tomorrow. Excited again. Di ba? Thank you so much po. Yan po si Miss Sarah Nakazawa, taga Saitama, na talagang build ang katawan na walang magic. At nag-join siya ng event dito sa Saitama ng bodybuilder. Diba? Anyway, Miecha, nawawala naman. Alam mo, lagi ako nawawala ng boses, no? Nang kane, saiking sugo. Nakunaro. Kanso mo stil kara. So, dane. Wakata. Anyway, dito na po tayo sa mga bali-balita. Damone, ay gambarimasyo. Okay po, ito na kami sa balitang Japan. Okay. Alam mo yung line-up ko? Ayusin ko pa. Yung mga tanong-tanong, di ba? Okay. Ang unang mga balibalita po dito sa Japan na nakuha namin syempre sa internet sa tulong ng aming admin na si Mr. Kiyo and Mr. Patrick. Ang unang balita po, alam niyo po ba yung nangyari sa isang university rito? Yun ang una natin, ano? Isang sikat na universidad na very smart ang mga taong nag-aaral dyan, in short, metalino. Ang pangalan ay Keio University. Nangyari po ito noong September 16, 2016 na 8 estudyante inassault ang isang Keio student na babae na 18 years old. Paano po nangyari ito? Sa Keio University po kasi meron silang annual Miss Keio Beauty Contest. Yung nanalo po ng 2016 na Miss, hindi po nilagay yung pangalan, na beauty contest ay inayan itong 8 lalaki na former Keio University. Ano po sila? Sila ang mga estudyante sa Keio University na nagmamanage ng annual Keio Beauty Contest. Ang nabalita po at sinabi po nung 18 years old na girl na Miss Keio 2016, siya po ay inassault ng 8 lalaki. At itong mga lalaki po is 18 to 21 years old. And this was happened last September 16, 2016. So, ang mga nangyari po daw, ang sinabi nung girl, siya po ay pinainom ng kung ano-anong alak, tequila, minix daw kung ano-anong alak. Siya naman daw uminom.
So, itong sexual assault na nangyari ito is from the student ng Keio University, Tokyo. No? Ang masakit po nito, pinawalang visa ang kaso dun sa girl. Yun po ang medyo masakit sa girl dahil nawalang visa. Bakit kaya? Hindi po masyadong nakalagay sa balita kung bakit, pero if I were the mom, siguro po hindi ako papayag, ano? Walo sila. Anak ko, babae. I don't think, hindi dapat nilang ginawang gano'n, di po ba? Ewan ko, kung ano ang naging judgment din sa Japan, bakit nagkagano'n na walo? Hachining. Oo. The girl is only one. Can you imagine that? At mga taga Keio University sila. Ay, nako. Unbelievable. Anyway, sabi nga nangyari naman yan sa ibang bansa, pero we don't expect it this last year na ang mangyayari is walang mangyayari sa ano, sa kaso, masasarado. Nang ganun na lang. Di ba? Very bad naman ata. Para bang unfair to the girl na siya ang namolestya, eh biglang ganun na lang ang naging judgment. Well, of course, hindi natin alam ang mga judgment na typical judgment nila rito na nafukay imi na malalim. Pero you guys, kayo po ang mga nakapapanood. Kung ano man po klase siguro yung babae, pero with 8, inassault ng 8 boys. Di po ba? Hindi naman ata dapat na mawalang visa na lang ang kaso. Well, that's the news from Keio University na binalita ng NHK. Japan. Lulungkot, ano, kawai so, dani? Diyos, say no ko. Majuto trauma na ron na yun. Desyo? Dakara mo, kawai yo, ima. Wakay ko tachi mo. Nani kang gaitero ka wakan na. Ne? At ang pangalawa po nating balita naman, siguro po narinig nyo na ito na merong umangat na barko, na boat. Na parang fishing boat, pero wala namang mga hapang fishing. So, they don't expect na fishing boat po ito sa Akita Prefecture. Nangyari po ito. Sa Akita Prefecture, nakita nila na isang boat na umangat. At would you believe, nakakita sila ng 8 taong patay. Of course, it's an old boat na po siya. So, meaning to say, siguro yung, yung 8 body is kalansay na. Di po ba? Kalansay na siya. And would you believe, yung sigarilyo, maayos pa. Kaya po na lamang, this boat is from North Korea kasi meron pong sigarilyo ng North Korea. Of course, still under investigation kung ano talaga yung barkong yun, kung bakit, kung ganun-ganito. Pero napag-alaman po is, this boat came from North Korea at 8 ang nasa loob na namatay. Hindi pa alam kung girl or boy yung 8 iyon dahil syempre buto na po sila. And that's the news ng Akita Prefecture. And for our last news dito sa Japan, nabalitaan niyo po ba nung kailan ba to, nung isang kailan ba yung kay Mr. Yoshitoshi Aida na bumaba sa Haneda Airport at sumakay, eroplanong sinakyan niya is Japan Airline. He was 70 years old. Eh, anong ginawa niya? Nalasing. Nalasing si Tatang. Itay. Tatang, Nana Jusay. 70 years old, nalasing. Sinabihan lang siya, pasan your seatbelt. Biglang sinipa si 31 years old na attendant. Sa ano niya? Sinipa daw. And the other one, hindi lang po isa ang sinipa. Sumunod naman yung isang attendant na 24 years old. Sinipa at na-injured. At ang pagkakaalam po natin tungkol sa injury ng flight attendant, eh kailangan magpahinga ng 3 weeks. So, minsan siya matindi ang pagkasipa ni Itang. Tatang! Hindi siya nag-uulian. Bastos talaga siya, no? At his age, wala siyang pinagkatandaan. Kaya tama yung kantang namin, eh. Hindi baling tumanda, basta may pinagkatandaan. Eh, ito pong 70 years old na to, wala tong pinagkatandaan.
At his age, 17 years old? Di po ba? It's so good naman. Pagbaba niya ng eroplano, andyan na mga pulis. Kinuha kagad siya. Nakikita niyo naman po sa balita namin, di ba? The news. Can I see? Nakalagay si tatang dyan. Yan po ang mukha. Kaya kayo mga kababayan, kilala niyo po yan, si Mr. Yoshitoshi Aida, Nana Jusay. Hidoy ne mo. Nande, suyoko to surunda ne. Siguro ha, medyo lonely people, pero it doesn't mean na kung mo lonely people ka, maninipa ka ng flight attendant. Di po ba? Kaya ano na ho ito talagang, hindi lang ho yan ang narinig ko. Actually, this is the news. Pero meron po akong isi-share sa inyo that really happened at nakausap ko mismo yung tao. Isa pong flight attendant, I will not mention the name of the airline. Ang flight attendant po nun is more on Pilipina. Kinuwento po sa atin na isang kababayan nating Pilipinang nandun na naging friend natin kung ano mang nangyayari sa kanila sa loob ng eroplano pag nalalasing ang mga kliyenteng Hapon. Hinahawakan sila. Hinaharas talaga sila, pero walang makapagreklamo. Kaya nga po, itong si tatang nanipa. Yung pong mga narinig ko na totoong istorya na isang Pilipina na flight attendant na hinaras, I mean to say, sa loob ng eroplano at sinabihan ng mga bad words dahil Pilipina. At alam niyo po ba ang ginawa? Isa pa. Inupo, kinuha siya, ang istorya po, kinuha siya at inupo siya dun sa lap ng lalaki na laseng na Hapon. Umiyak siya, nagreklamo siya, pero walang nangyari. Walang nangyari. I don't know kung mapapanood niya to, pero hindi ko naman minention ang name mo, pero I was hoping na kung sino pa mga flight attendant natin na naaabuso, it's time for you to shout, to sabihin. Kasi paano naman po yung susunod pang flight attendant? Aabusuhin na naman ba ko mo Pilipina tayo? Huwag po. Lalo na ngayon, mataas ang social media. Kung kayo pong mga flight attendant, hindi na magiging maganda ang trato sa inyo kung tayo'y mga Pilipina or kung anong bansa man po tayo or kung sino man po tayong anong flight attendant, i-share po natin. Huwag po tayong tumahimik, huwag po tayong basta, hindi bali na, okay lang yun. Kesa matanggal ako sa trabaho, huwag po tayong matakot. Hindi ko po sinasabing magpakahiro kayo o superhero o superwoman. But it's time for us to talk about it. Ilabas po natin para rin po ito sa mga susunod na flight attendant. Okay po. Paano na pag nawala ng flight attendant tayo sa eroplano? Di po ba? Eh di wala na ang eroplano rin. Kaya sana po mga may-ari ng mga eroplano, mga management, ingatan nyo naman po ang mga flight attendant natin kaya anong bansa pa siya. Lalo na ang mga kababaihan. Kasi karamihan ng mga laseng sa loob ng eroplano, kala nila kanila ang langit, komo na nasa langit sila lumilipad. Ne? Mechang. Nakara, soyoko to nande. Sabihin po natin kung ano man ang nangyayari sa atin. Hindi naman po reklamo. Sabihin natin kung ano talagang nangyayari. Well, I would say reklamo, yeah. No? So, marami pa pong mga case na narinig ako na hindi ko isasaulat dito na mismo yung stewardess ang nagkwento po sa atin. Yan po ang mga balibalita natin ngayon at additional kwento ng mga na-ishinare ko po sa inyo. And syempre, bago ako mamalat, Miechay, babalik muna kita dahil ako'y magpapahinga muna dahil ang boses ko nawawala na naman. Ulitin ko po ang balita nating tatlo. Keio University, wow, ng assault ng beauty queen nila, ng Miss Keio na 8 estudyante at the age, nag-age ng 18 to 21 years old na lalaki. At may umanod na barko, very old barko from Akita Prefecture na sinasabi ito po ay galing sa North Korea at 8 ang bangkay na nasa loob.
And the last words, the last news po natin is from Haneda Airport na bumabang Japanese na si Mr. Yoshitoshi Aida na 17 years old ng assault ng attendant. Bastos, ano? Yan po ang ating balita. Ibabalik ko naman po kay Miss Mia Segawa at siya naman po mag-share sa inyo ng mga istorya dito sa Japan. Thank you. Pahinga muna ako. Hello po. Miemasuka. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Sobrang lamig sa Japan. Minasan, samui desu. Ano, watashi mo chotto samui kara kouyu no ne, koyatte ashi ni. Tokuni josei no minasan kyou tsukete hoshii in desu. Onaka wa zettai ni hiyasanai de kudasai. Onaka, ano, kouyu fuu ni yatte onaka wo mamotte onaka sugu itaku natchau kara. Sore wo kyou tsukete hoshii na to omotte masu. そうですね、慶応大学さんのね、その事件なんですけど、でも多分今日本はそういう事件が本当に多いと思ってるんですよ、今の時代、昔に比べて。で、やっぱりすごいこれを分かっていない人が多いんですよ。私の学校の友達も知らない人がいるんです、このニュースを、テレビを見ないから。だからやっぱり今の時代それもあるから気をつけてほしいっていうのもあるし、やっぱり大人になったらお酒を飲むとかあるから、やっぱりそこの場面でも気をつけなきゃいけないなっていうふうに思っています。やっぱりお酒の席は何があるかわからないんじゃないですか。あのお酒を飲めば、あのなんだろう、変わっちゃう人、性格が。だからそれでなんか結構お酒の失敗とか、私の学校の先生とかもよく言ってました、お酒は本当に気をつけた方がいいっていう。なんで皆さん、あの気をつけてください。あ、ケビンさん、ハロッポー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日ね、私がお話しするのはフォンです。フォンのこういうセルフォン、今私にはルールがあるんです。10時からだいたい10時半ぐらいまで、10時半ぐらいになったらもう携帯はダメ。私携帯多分依存症っていう、多分すごいスマホ依存症なんですよ、ね、寝るまでずっと iPhone がないとこうやってやらなきゃダメ、起きたらすぐこれやらないとダメっていう、やっぱり今の時代多いんです、今すごく多くて、依存症っていうのが、それを気をつけてほしいんですよ。それで頭もメンタルが多分やられて、なんだろう、考えることが本当に何もなくなっちゃう。だからなんだろう、今時のもう麻薬みたいな、変な薬みたいな作用があるんです、この iPhone、 スマートフォンは。スマホ依存症なので、私も一時期は本当に朝起きたら携帯、寝る前も携帯で、このなんだろう、やっぱりこの光と電磁波っていうのが頭に良くないんですよ。なんで寝る時も携帯がそばにあったり、これは本当にやめた方がいいです。寝る時は遠いところに置くんです。遠いところに置くの方がいいって言われてて、将来なんかがんになるとか、頭にも悪い影響があるとか。私なので、私寝るときは、寝るときだけは前よくいつもやってるのが遠くに置くことをしてますね。だけど今はもう本当に私はこれがもう常にこうやってやってないともう落ち着かないんですよ。だからお母さんに10時になったら取られて、もう自分の部屋でひたすらテレビとかなんか書いたりとかしてます。なんで皆さん気をつけてください。なんで私がなんかスマホ依存症になったからって言いますと、 SNS です。ソーシャルネットワークサービス、やっぱり SNS は頭に悪いんですよ。頭にも悪いし心にも悪いんです。メンタルにも、メンタルとか、例えばやっぱり芸能人とかツイッターで言ってたんですよ、ソーシャルメディアはやっぱり頭に悪いって。例えば友達が楽しんでいるパーティー、買い物、ショッピングするとやっぱり心の中で
インゲットがあるんですよ。いいな、私も、はあ、私も欲しいな、私も遊びたいな、私もパーティーしたいな、私もいっぱいこういう友達が欲しいなって。だけれどやっぱり結果それで、はあ、でも私にはできないやとか、やっぱこの人にはなれないやとか、ネガティブになるんですよ。やっぱり一番いいの、それでなんか自分が自分らしくいれなくなっちゃうっていうのがあったり、やっぱり考えることがもうそれしかなくなっちゃう。わかりますかね。多分経験してる人もいると思うんです。フィリピンの方だったら多分ツイッターとかインスタグラムよりもフェイスブックが言う、あのすごくみんな使ってると思うんですけど、フェイスブックでも誰かのバースデーパーティーとかクリスマスパーティーとか、ファミリーでどっか行ったとか、家族でどっか行ったとか、友達とどっか行ったとか見て、やっぱりインゲットがあるんですよ。まあいいな、楽しそうだなみたいな。まあそれもない人もいると思いますよ、もちろん。いいね、楽しそうみたいな。だけど、あいいな、私も遊びたいな、最近仕事ばっかりで嫌だなとか、やっぱりそういう風になった人もいるんです。それでだんだんだんだん気持ちも考え方もだんだんだんだんこうやってダウンしていって、あもう何もやりたくないやとか、やっぱりその結果でうつ病になった人も多いんですよ。そこがやっぱりこの SNS の悪いところなので、やっぱり程よく使わなきゃいけないんです。あと骨にも悪いんですよ。すごい多分わかると思うんですけど、ここの指の形が多分わかります。ここの形、ここは普通にここ平べったいけど、ここの形がボコンこうなってるんですよ。ここの指がなんでかって言ったら、 iPhone を持つときにこうやってやるから、ここの骨が変わっちゃうんです、形がこうやって。だからみんなそれで変わっちゃったり、こうやってやった時に指が痛くなったり、ここが私一時期すごいここ痛くて、やっぱり本当に程よく使わないとこれはダメなものなんですよ。こうやってやりすぎて、こうやってスクロールばっかりして、ここがすごく痛くなっちゃう、腱鞘炎になっちゃう。今の時代だからこその病気なんですよ、腱鞘炎とかも。昔は多分あまりなかったと思います。なので皆さんぜひ気をつけてほしいなっていうのもあるんですけど、今は小学生でも iPhone とか、スマートフォン持ってる人が多いんですね。びっくりしました。お母さんたちに気をつけてほしいのが、インターネットはやっぱりいろいろスイッチとか何でも調べられるじゃないですか。そこで子供が見ちゃいけないようなサイトとか動画とかある、やっぱり出てきちゃうんです、どうしても。やっぱり子供っていうのはすごいから何でも知りたがっちゃうから、人から聞いたものはやっぱり自分も知りたいとか、そういう風になるんですよ。だからそれをここで調べて、で、ね、子供が見ちゃいけないようなアダルトサイトとか、そういうのもすごい影響されるんですよ。なので今あるんですけど、例えば親がこういうのはならないようにするとか、インターネットであるので、ぜひ皆さんそれをやってほしいなと思ってます。危ないんですよ。やっぱり今の時代すごい発達しているから、見ちゃいけない動画とかも、見ちゃいけないような写真とかも簡単に出てきちゃうんですよ、ここに。それで子供のもう悪影響が出ちゃって、なんだろうね、もうそれで早くみんな大人になった時、もうすぐかな、中学生ぐらいで子供を妊娠しちゃうとか、実際にいます、私の知り合い、同じ町に住んでる人、中学3年生で妊娠して高校1年生で子供を産んだとか。だからやっぱりソーシャルネットワークっていうのは、知らない人とも会う約束もできるし、遊ぶ約束もできるので、皆さんそこは本当に気をつけてほしいなって思ってます。あと使いすぎも良くないです。ダメなんですよ。やっぱ私も今ちゃんと寝れてるんですよ、夜で。寝る時も気持ちよく寝れるし、頭もリフレッシュするし、朝起きてご飯食べてからまた携帯座るんですけど、もう全然大丈夫です。お母さんもたまにそれで目が疲れるって言ってるから、なんで皆さん気をつけてください。
小学生とか他になんか皆さんメッセージとかでそうインターネットばっかりそれでねそれで病気になった人もいるので本当に気をつけてほしいって思ってるんです。私もやっぱりダメだからもう自分でもコントロールできないんです今は。もう多分それそのそういう病気なんじゃないかって思うぐらい。だから私はお母さんに取られますね。いつも寝る前にお風呂入るんですけどもその時にもう入ってやってもうこれとはさよなら。 SNS はもうなおさら Twitter も Instagram も Facebook も見てると止まらないんです。止まらない止まらないもうすごい止まらない。ネガティブなことも書いてあればポジティブなことも書いてあるけどネガティブなことは本当にネガティブなんですよ。なんでそのそれを見た時に、まあ、自分もすごい影響されちゃったりするから皆さんぜひお気をつけください。今日の私のトピックは以上です。終わりです。はい。Balikan na, niya tayo binalikan ni Patrick. Hindi na po. Hindi na. Anyway, Patrick, kung nasan ka man, the word of honor is always there. Okay, Mie-chan. Pa. Hindi ko masyadong na, hindi ako naging good listener habang nagsasalita. Anong sina? Anong topic mo, anak? Opo, yung social network. Oh, yes. Oo. At watashi no, kore ga sugoi te kara hanare rarenai. Totoo yan. 依存症っていう。なってるな。おお。totoo po yan, maski si Mie chan lately, yung mother niya, napaka supportive ng mother niya, super. Marami akong nakikilalang mother, pero yung mother ni Mie sang, I would say, to everybody na very supportive parents siya, mama. No? Mm. Kaya naman po nakita niyo naman yung ganda niya, yung bait niya, at yung blessing na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Mula ngayon, ako, ayan na. I'm the religion. Yun po, maraming salamat. And to your mother, talaga, thank you so much. At syempre, yun ang mga kailangan natin gawin. Kasi po, ang cellphone, totoo po yan. Para bang pag ginawa ka mo, ay, ano kayang chismis? So nandesu. Ay, ano kayang ginagawa? Ano kayang niluto niyang pagkain? Ay, nasan kaya siya? Alam mo yun? Yung iba, natutuwa just to see na, oh, now they're happy people. But some people, para bang, chismis. Yung bang, na-envy sila to other person. Mm. Yun ang minsan, it's not bad to use your Facebook, YouTube, or anything, social media. But sana naman, be proud of other person kung anong nangyayari sa buhay niya. Hindi yung deep inside your heart is, hmm? Di naman talaga siya ganyan. Iba ugali niyan. Fake. Mga ganon. Wag, don't. Kasi, yung, siguro hindi niya kayo narinig, pero narinig po kayo ng Panginoon. Ako kasi masyadong ano eh. Kasi very sensitive sa akin yung katotohanan po. Di po ba? It's just because na kung ano man yung katotohanan, hindi mo kailangan explain sa mga tao. Ang kailangan ma-explain na ang Panginoon. Dahil ang mga tao, hindi mo masisisi na maging makasalanan sila sa material power, sa material ng salapi, di ba? Sa material ng mga gamit-gamit na nakikita. Gusto nilang happy-happy, di ba? Tao lang po sila. Wala tayong magagawa sa ganong klaseng tao. Pero isa lang po masabi ko sa social media, sana po, kung halimbawa may nakikita tayong kaibigan natin, kamag-anak natin, kaaway natin, kabati natin, o kung sino man siya, sana po, be proud na she's happy. Mm. She's doing good. He or she is doing good. Huwag po nating ilagay sa isip natin na buti nga sa kanya. Kasi masama ugali niya. Buti nga sa kanya, ganyan siya. Huwag po. Ipagdasal pa rin po natin, ipasalamat pa rin po natin na maski hindi kayo naging long-term friend or long relationship with your loved ones or with your family or whatever, always pray for a better. Always pray for a better. The more you pray for a better to that person, the more God will give you the blessing.
Pero if you pray something to that person na on your in your heart is hindi nyo nagustuhan ang narinig nyo about her, na you yourself are not very sure about her or him, don't. Give peace, give love. Huwag po tayong magkaroon ng hatred kahit kaninong tao. That's the worst part that will happen to you in your life. I would say the more you hate somebody, the more your life will go down. Yan po is i-share ko sa inyo at this age na na-experience ko sa buhay ko, na I see things, I feel things, na the more we hate somebody, the more we get mad, the more we think negative, the more our life is unhappy. Wala tayong peace of mind. Isa ho yan sa mga nagbubukas sa social media na nagsasalita ng hindi maganda about others. About other person. Naiinis pag may nakikitang masayang pamilya, masayang kaibigan, masayang dating minamahal. Wag. Mag-ano pa rin po tayo kay ano pang naging relasyon nyo. Always say, I thank God she's happy, he's happy, he's doing good. Right? Yun lang po ang aking mag-share sa inyo for today. The more you think bad toward sa ibang tao, the more your life will be unhappy. So never. You want to be happy? Always share your love. Share your peace of mind. Share the good words. At yan po ang unang magbibigay sa inyo ng saya. And para sa akin po, instead na mag-isip tayo ng worries, mag-isip na lang po tayo ng mga gandang bagay. Kasi worries po, nandyan lang yan. Hindi nawawala yung mga problema, I would say. Hindi nawawala ang problema dito sa mundo. Sa pagising mo palang, tandaan mo, may haharapin ka na. Hindi mo alam kung good or bad, but expect it. And let it flow. Huwag po tayong masyadong negatibo. Dahil bawat po pagsubok na ibinibigay sa atin, binigay po sa atin yan dahil kaya natin yan. I know some people cannot do that. As I was before, na ganun po rin ako. During that time, that's why Mia Sang is always me lately with her mom. I was so proud I can share what is the meaning of love, the true love. It doesn't count kung boyfriend mo o ano. Everyone, i-share mo ang love. Don't hate everyone. Don't hate anybody. Kasi para sa akin po, walang masamang tao dito sa mundo. Walang isinilang na masamang tao. It's just a matter of mga sitwasyon na hindi niya kayang i-control ang sarili niya. Di po ba? Wag po. The more na ini-hate mo yan, the more na kinokontrol mo about negative things, the more na ang buhay mo is very unhappy and confusing. Let it be and do good for others. Yan, for today. Ay, Teru. Naku, ne. Anyway, yan po ang maishishare ko sa inyo. At siyempre, babalik tayo, Mie-chang. Isasama kita kasi maraming, meron tayong question, mga question. Mga question ng mga kababayan natin, no? Okay. Meron pong nagtanong, ano po ba ang ginseng choshu? Choshu. Ano ang ginseng choshu, Mie-chang? Hindi ko po alam. Kasi, hindi pa po siya nagbabayad tax ng bata pa. Dito po kasi sa Japan, nag-i-start ng bayad ng bata ng tax at the age of 20. Doon po sinasabi nilang matured na. Sa atin po kasi 18, di ba? Sa kanila po 20. Otoko-toko na onaji yun eh. In the Philippines, Mie-chang, the girl is 18. And but for the boys, 20. Ang dibo natin po ang mga Pilipino for the girls, 18, and for the boys, 20. But here in Japan, sabay lang po. Kaya hindi alam ni Mie-chang ang ginseng Choshu. Yan po yan. Yan po yung tax declaration na tinatawag. Every end of the year, bawat kumpanya po, makakatanggap po kanyan. Nagbibigay po sila
na kung magkano yung total ng sweldo nyo, ano-ano ang binawa sa inyo, at magkano ang binayaran yung tax sa gobyerno ng Japan. So, yun po yun. Yun po ang Genseng Choshu Shop. Yun po. Maganda po yan, alam niya, i-suggest ko sa inyo to keep it. Kasi meron po tayong mga Asian people, Asian country, na pwedeng mag-tax refund. Kaya kung gusto niyo pong malaman about tax refund, PM niyo lang po us. So, yun po ang tinatawag na Genseng Choshu Shop. Ha? Nabigkas ko. Yung kata. At ang sunod po nating katanungan, galing din sa ating kababayan na nakakalungkot. I was so sad kasi narinig ko po nung lumapit siya sa ate is na-deny siya yung visa niya. And the second one is na-deny na naman siya. Hindi na naman siya nabisaan. And the reason is, sa nakikita ko po nung tinanong niya ako, paano ko po i-reapply ang eligibility ko? Married po ako sa Japanese citizen na malaki po ang agwat ng edad namin. Ngayon po kasi lately, hindi ko po pares noon, when you say yung lalaki 60 and the girl is 20 or 18, no question asked. Kasi couple po yan eh. Di po ba? Lately po kasi, nagkaroon ng mga imitation marriage. Marami pong nangyari yan na pinakasal for security reason, which is alam po natin yun. Ayaw man po natin, minsan nagagawa natin yung mga ganong bagay. Ngayon, ito pong kababayan natin nagtatanong kung paano niya i-re-apply. Okay, madam, ganito po yun. As far sa story niyo and nakausap ko po ang family niyo rito sa Japan, you can still reapply the visa. But sa inyo pong case, sa kanya pong case, yung pong humingi ng tulong sa atin, in your case, I would suggest, pwede nyo siyang i-reapply, but you need to wait at least mga 3 months bago nyo i-reapply. Why? Kasi the guy is 17 years old and you are really younger than him and wala siyang magandang income dito sa Japan. Di po ba? Although meron ata siyang some savings na sa banko, but still na-deny pa rin. So, ang masasabi ko po, madam, in your case, pauwiin nyo muna po siya sa Pilipinas, stay with him for a while, na makita ng immigration na talagang sinundan ka niya nung na-deny na naman tong visa mo. And so, from there, siguro, pagbalik niya after 3 months, i-reapply niya ulit, yun po ang chance siguro na mabigyan kayo ng visa. Kasi po talagang napakaraming imitation na booking na kuha ng immigration. Kaya yan pong kung talaga naman totoo kayong mag-asawa dahil nakita ko yung mga photos nyo na talagang nakikita mo naman kung talagang love eh. Di po ba? Kaya lang pasensya na isa po kayo sa medyo siguro nagda-doubt ang immigration. Kaya wala pong problema kung i-reapply yan. At kung kailangan nyo po ang tulong natin ulit, i-PM nyo lang po kami. At kung paano pa natin i-re-apply sa susunod ito. Yun po, madam. Wala pong problema. At kung paano i-re-apply, yun po ang masasabi ko. Dahil sa case nyo po, dalawang beses na na-deny, siguro po maganda, magsama muna kayo sa Pilipinas, saka po natin i-re-apply. Okay po? Pero although, nasa inyo po ang desisyon. At kung kailangan nyo, kung ano naman ang additional papers, kung anong itutulong ko, PM nyo lang po ako kung gusto nyo siyang i-reapply ulit ng maaga. Nasa inyo po ang desisyon. Ngayon po, ang huli nating katanungan sa isang kababayan po rin natin, paano ko makukuha ang UQ ko po? UQ wa ka do? Aja, si Mia naman ang mag-explain nun. Opo. UQ wa? Do you funny mo rai ron dati? 休んでもその休んだ日にちはお金がもらえる、うん、有給休んでもだから例えばあこの日旅行行きたいから3日間休むって言ってもお給料がもらえる有給ユニオンコンでもみえちゃんえこん1リンゴかパランだったらば雨有給かなばのんおっぽ1週間でもうんもらえるんだ私のアルバイトはもらえます1週間まだ始まったばかりで、ダメでしょ。またタロウコンパニオンさん言っちゃう。おっぱ。
Isang linggo pa lang pumapasok, biglang kumuha ng Yukio. Parang, hindi ata bagay yun, ano? Yukio, anong kagetsu? 3 ka-getsu. Ah, okay. Toshitoka. So, more, ang Yukio po is kung nakapagtrabaho na kayo ng 3 months or 6 months. So, from there, how many? Pag 3 months at ra, how many? 1 month ikuts. 1 month. So, total? 10 nang nichi toka. 会社 wakaranai. Depende po yan sa kumpanya. Opo. Totoo po yun. Meron po kasing local rules ang bawat kumpanya sa loob ng section, sa loob ng kumpanya nila. So, bago po kayo pumasok, yung UQ pong iyon, eh, itinatanong sa kumpanya, itatanong nyo po sa kanila kung paano ang system nila sa UQ. Kasi meron pong nagbibigay ng after 3 months, pwede na kayo mag-UQ. Yun po yung holiday with pay. Di po ba? Tapos meron naman pong 6 months na pwede kayong kumuha ng UQ. Halimbawa, hindi kayo nag-UQ ng 6 months, may total po sila ron na dapat yung i-check. So, yun po. Yun po ang tinatawag na UQ. At yun po ay makukuha nyo kung nakapagtrabaho na kayo from 3 months or 6 months. Okay po. Yan po ang sagot namin. At kung may concern kayo, sir, i-text nyo lang po kami. Alam mo, Mie-chan, kung na-question me, so very simple, no? Genseng Choshisho. Tapos yung na-deny na visa, na kung pa pwede pang i-reapply, kung paano. Yes, pwede pong i-reapply yan. At yung UQ. UQ. Oo, kasi minsan hindi natin alam yung UQ. Kasi in the Philippines, meron tayo kung halimbawa pupunta ka sa labor. Pero kung halimbawa mga abusadong amo, sorry to say, wala. Wala talaga. Hindi sabi. Ay. Kasi wala ka pasok, wala ka sweldo eh, ng Philippines. Oo. Kaya sa Amerika po, ang pagkakaalam ko, meron silang mga halimbawa yung nabuntis. Meron pong ano yan, budget yan. Oh. In the Philippines, yung isang American company na nagtatwo-work yung pamangkin ko, yun, meron siya. Na ilang buwan na with pay siya kasi nanganak siya, nanganak siya. Yun. Dito sa Japan po, I don't know, hindi ko alam kung meron. Alam ko yung Yukio, I don't know kung kasama yung pagiging pagbubuntis. Oo, pag nanganak. Ne, wakaranay ne. Yun po ang ating mga tanong-tanong at mga bali-balita dito sa Japan. Ang ulitin ko po, ang Genseng Choshisho is every end of the year nakukuha po yan. At kung alis po kayo sa kampanya, nakakakuha po rin po ng Genseng Choshisho. Whether naka-isang buwan ka o 2 buwan ka, meron ka pa rin kumuha, pwede ka pa rin kumuha niyan. At kung i-re-apply ko ang na-deny kong visa, yes. Isa pong tanong yan. At yung UQ. Holiday with pay. Yun po yun. Ano mo, Mie-chan, Betsu no Hanashi? Pa. Kasi tamani mina kuway dati Yakuza. Demo, saiking Yakuza demo kuha kunay desyo. Dati ba, ano, diba, ano, sabihan ka ng, ano, ng Yakuza ng Wariko to ba? Ima no, ni Honorulu wa mo dame desyo. Steta? Hajimete kikimashita. Dare ni? Dita ka. Ah, soka. Ah, takakui ne. Wakaru yo ni shiteru ne. Umay. Kala ko pa naman ikaw ang tatanungan ko eh. Anyway, noon po kasi before, nung bago-bago ako rin sa Japan, pag sinabing, ay, hindi nakabayad na may utang sa akin, payayakusa ko to. Ganon. Ngayon, yung Yakuza, may certain percentage, alam mo, 30 ang utang nyo, 30 lapad. Pag nakuha yung 30 lapad, dahil tinakot sila ng Yakuza, yung percentage, may ibibigay ka sa Yakuza. Ngayon po, bawal na yun. Bawal na po na takutin tayo ng Yakuza. Pag tinakot po kayo ng Yakuza, idabing nyo, dalhin nyo sa pulis, pwede pong ulihin ng Yakuza. Yan po ang bagong rule ngayon, medyo yaway sila ngayon. Medyo ngayon po. Kasi po noon din, I would say, ang mga Yakuza noon, social. Tsaka hindi sila nag-aano, nang-a-appeed, yung hindi yasupoy sila. Lately po, parang kahit ano, binibusiness nila, wari ko to demo. Mochiron, wari bubong aro kedo. Demo yun nga po. Yun po ang difference.
na before and this couple of years, nagbago na ang rules. Kaya hindi rin po masyadong malaki ang kita nila like before. Kasi noon, laging ang takot, payayakusa ko yan. Mm. Payayakusa kita. Yes! Kasi ang mga yakusa talagang pag nanakot eh, ganyan magsada. Do you fully yakusa siya, pero... Vaquero! Sa Amerika, yung mafia naman yung tawag sa kaya. Yung iba, yung pong mga salita ng Madaro, Nandaro, Marro. Yung maglaging, gumagano sila magsalita, di ba? Oo, oh, kaya natatakot, biglang gaganinin ko. Diba Nandayo! Well, yan po ang nalaman natin na latest na rules in Japan. Hindi pwedeng takutin kayo na kung sino mang why o kung sino mang tao na basta kayo katuksing sa bahay at takutin kayo kay may utang kayo o wala. Yan po ang ating mga balibalita at mga tanong-tanong ng ating kababayan dito sa Japan. Ne? Yapa. So da ne. Mo, hasta kara, Mie-chan. Nani chu? December. December da ne. Christmas! Christmas na! How many days na lang Christmas na? Pero di sa Japan wala Christmas eh. Wala po. Date lang, ano? Date lang. Kain lang. Tsaka ano, cake and fried chicken. Kaya ang Costco, ubos ang chicken niyan. Alam mo ba, pag Christmas, ang Costco is ano, naubusan ng chicken. Costco ikita. Kyo ita. Mm-mm. Bili nga tinapay eh. Mm-mm. Kaya yung chicken nila kasi very cheap. Mm. Yung Costco, di po ba mga kababayan natin nasa Japan, ang laki-laki ng chicken nila, only 700 something. Oo, yung malaking chicken. Eh samantalang pag bimili ka ng chicken na ano, isang kilo, 800, ang liit-liit. Di ba? Sa Costco, ang lalaki ng chicken, tsaka luto na. Mm. Oo. Kaya pag nakakabili ako sa Costco ng manok, ibang-ibang klaseng luto yun. Oh. Ginagawa akong adobo. Adobo. Oo. Minsan ginagawa ko siya apritada. Apritada. Kasi ang laki. Oh. So for your Christmas, anong plano kaya nila? No? Anyway, for your Christmas, andito po ang Yasui Auction Bazaar. Aba, check ba, online. Check. Pangregalo nyo sa mga love nyo, dahil ang Yasui Auction Bazaar, magaganda po ang quality ang inilalabas namin. Opo. Branded, at meron din po kaming maraming brand new. And coming very soon, this week, marami po kami sa Yasui Auction Bazaar. At yan po ay binuo ni Mr. Kiyo Otani. Yay. Nakita nyo. So, check online, Yasui Auction Bazaar by Mr. Kiyo Otani. And next week, marami po siyang ilalabas na mga brand new na pangregalo nyo for Christmas na very cheap. Magbid po kayo from 100 yen, meron po kami next week. O, laban kayo. Meron po kami yan, kaya huwag nyo kalimutan. Yasui Auction Bazaar, i-like nyo po, i-share nyo po. Thank you so much. Thank you. At bago ko mag-end, syempre, meron tayong quotes for today. Ito po ang ating quotes for today. Sa mga negosyante, bago mo punuin ng yaman ang iyong pitaka, wallet, siguraduhin mong busog ang puso ng iyong kliyente. Ne? Do you imi ka? Ne? Shobai ningwa ne? Tada, uru. Sto no, kokoro kanke nai? Jibu nga moke bakari? Dame. Kita nai sore. Nagai shobai deki nai. Diba? Uso bakari? Dame. Showbay wa ne. Kaya yan po ang ating quotes na inaano ko na hindi pwede tayo magnegosyo na tag kayo lang ang napupunuan ng ano, okanimuchi, pero yung kliyente nyo naman hindi masaya sa inyo. Dapat po both para mas masaya ang buhay. Nemiechang. Nakarakore karaan na tao to na nate showbay at rajetay. Ogyak sa no kimuchi natin mina. Isipin po natin ang feeling ng mga binebenta natin ng bumibili sa atin. Ilagay po natin ang sarili natin sa sarili nila, sa feeling nila, sa damdamin nila, para hindi po tayo magkamali ng business. No? Yan po ang ating coach. Ulitin ko, bago mo punuin ng yaman ang wallet mo, siguraduhin mong busog ang puso ng iyong kliyente. Okay po? Maraming salamat po. At syempre, before the Christmas, ilan linggo pa kaming puwaharap sa inyo. At
Magsa-Santa Claus kami. Magsa-Santa Claus. Santa Claus? Yeah. Hindi na lang. Kasi pag Santa Claus, ako yung Santa kagad eh. Ayoko. Si Mia and Bird. Yung ano eh, Angel eh. Eh, talagang yun ang magiging papel ko, yung Santang, alam mo naman si Santa, healthy. Hindi ko sinasabing mataba, healthy. Yan po, naku, magtatawa na naman kami. At syempre, huwag niyong kalimutan, ang Hugot Japan, Mr. Dennis Dado. Thank you so much po. At sa mga sumusuporta po sa atin, sa mga nangangailangan ng tirahan dito sa Japan, ng mura lang, syempre, meron po tayo PMS. Di po ba? Last time, Joy Chiningyo sa isang apartment, nagstay sila. And sabi nila, okay lang sila. Maraming maraming salamat po. So, para makatipid, mag-PM lang po sa mag-usap tayo. Ang magandang lugar dito sa Japan, isi-share po namin sa inyo. Thank you so much po. At huwag niyong kalimutan ang aming kanta na... Kahirap tumanda. Sino kumanta? Si Miss Biki Osawa. Sina compose? Si... Ara? Kuya? Bernie Saturno. Yay! At huwag niyo kalimutan, December 12, meron pong live, charity Opo! Live, si Kuya Opo. Bernie Saturno at Miss Ladin Ross, Three Voices, Mr. J. Lord, syempre, ang isa sa sikat na singer nating kababayan at Pilipino, Mr. J. Lord, at si Mr. Felix. Tagya. Sila po ay mag-perform on December 12. So, for more information, mag-usap tayo, check nyo lang po, at may ticket pa po. Konti na lang po, kaya... Tawag na, bili na, dali, this is, nakatulong na rin po kayo para sa mga kababayan nating mga bata na gustong matuto sa music. Yan po ay charity contest ng Mr. Benny Saturno and the Three Voices. Opo. Maraming maraming salamat, salamat po, and we'll see you again, next week. Yes. May we all live with love, peace, and harmony. Thank you po. Thank you. Bye. Dati ay wala akong problema, lahat ng bagay ay kayang-kaya. Kahit ano ay pwede kong subukan, ang bawal ay di ko iniinda. Mula gabi maging hanggang umaga, tuloy ang buhay na anong saya. Ang pagtanda ay di ko nakikita, kasi noon ako ay bata pa. Kahirap tumanda, kay daming hindi magagawa. Rayuma, ayaw kumawala, kasi lahat sa'yo'y humihina. Kahirap pag lolo at lola ka na, gamot mo kay dami at iba-iba. Peleke sa mukha'y nagmumura, sadyang ganyan kapag matanda na. Ngayon kay dami nang inaalala, gustong gawin ay di ko na makaya. Kulang na lang palagi ay mayaya, dahil kung minsan ay ulyani na. Mabuti pa ay tanggapin na lamang, ang pagtanda ay di maiiwasan. Basta't sa kapwa ay may kabutihan, ikaw ay may pinagkatandaan. Kahirap, kahirap tumanda, kay daming hindi magagawa. Rayuma, ayaw kumawala, kasi lahat sa'yo'y humihina. Kahirap pag lolo at lola ka na, gamot mo kay dami at iba-iba. Peleke sa mukha'y nagmumura, sadyang ganyan kapag matanda na. Ang tama'y magkunwari na lang na bata, upang maramdaman ang buhay ay tunay ngang ganyan. Ang pagtanda ay ating hantungan.
kasi lahat sa'yo'y humihina. Kahit hirap, pagluluha at lula ka na, gamot mo kay dami at iba-iba. Kaleke sa mukha'y nagmumura, sadyang ganyang kapag matanda na. Sadyang ganyang kapag matanda na. Kahit hirap pag ika'y matanda na.